Mga Paps, okay na raw ang supply ng kuryente ngayon sa Luzon, pero baka raw masundan ang rotational brownout sa mga susunod na buwan. Magbabalita si Camille Samonte. Matapos ang tatlong araw na red at yellow alert status, bumalik na rin sa normal ang supply ng kuryente sa Luzon grid. Dahil dito, walang rotational brownout ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, isang malaking planta ang bumalik sa operasyon kahapon, kaya nadagdagan ang supply sa Luzon grid. Ngayong araw, nasa 11,600 megawatts ang available capacity sa Luzon grid na sapat para sa projected peak demand na nasa 10,300 megawatts. Humingi naman ng tawad si Energy Secretary Alfonso Cusi. Sa ngayon, may ilang planta para wang patuloy nilang minomonitor para makabalik sa serbisyo. I apologize for the last 2 days na nagkaroon po ng rotating brownouts. To. Dahil po yun, dahil sa sabay-sabay po na nagkaroon po ng breakdown ng apat na plantang malalaki po, no, na ang capacity po is 2,017 megawatts. Malaki po na walang supply sa sistema. Pinaiimbestigahan na rin ng DOE ang paglabag ng ilang planta na nagpatubad ng preventive maintenance sa panahong mataas ang demand sa kuryente. Pero sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, posibleng numipis ulit ang supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Nakadepende pa rin daw kasi ito sa scheduled at emergency shutdowns ng mga planta. We also foresaw a similar situation happening July or August. But again, these projections will change as we draw to the time, nearer to the time that we're talking about. Dagdag pa ng NGCP, maaga naman silang nag-aabiso sa DOE tungkol sa kanilang projections para maagapan ang problema. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.